Hello guys, itong amplifier ko na to, siguro kung hindi ako nagkakamali, nasa 6 years na siya, 6 years, mahigit. Sarili kong asimbol, ginagamit kong pang sub. Itong case niya galing sa 502. Ayan. Ito yung kanyang power on. Volume knob. Mono lang ito, mono. Hindi kasi siya pwedeng stereo. Hindi magkakasya sa casing. Nilagyan ko siya ng speaker protect. Siguro familiar naman sa inyo itong circuit na to. Ito yung kanyang power supply. Itong transformer na to may output na 40. 040. Hindi ko lang matandaan kung anong gauge ng wire na nagamit ko rito. Kasi after 6 years, ngayon ko na lang uli siya nabuksan. Siguro ang kapal nito mga 4 inches at ang bigat niya ay siguro mga 4 na kilo rin siguro. 4 kilos. Magaan lang siya. Tinadrive niya yung 1,000 watts sub. Hiroshi. Asimbol Hiroshi. Ito yung kanyang output. 14 pairs. At yung heatsink na ginamit ko rito ay hindi heatsink para sa amplifier. Ito ay ginagamit sa pintuan. Pero aluminum siya. Nabili ko lamang ng siguro 12 inches. Mura lang, siguro parang ano lang, 150 sa mga gumagawa ng salamin. At ito ang kanyang kapasitor, 4 na piraso. Yan, pinahiga ako para magkasya. Six years na tong amplifier na to, may minsan hindi nagloko. At nilagyan ko nga pala siya ng circuit ng subwoofer circuit. Ayan o, kita nyo. Para ang kanyang output ay walang halong boses. At itong kanyang fan, ginagamit sa mga video, okay? Ito naman yung aking pang mid assemble din. Mono pa rin siya. Siguro familiar sa inyo itong circuit na to. Ginagdagan ko lang siya ng speaker protect. Yan, medyo magulo pa siya. Ito yung kanyang tone control.
power supply niya. Yung power supply niya, yung mga capacitor na original, kinuha ko sa mga television. Ayan o. Tapos itong kanyang transformer, output na 45-45. At ang core nito, kinuha ko lamang sa masirang AVR. Yan. Makikita niyo ang casing niya talaga naman. Luma-luma na. Yan, ito pa. Ginagamit ko sa Twitter. Hiroshi. Nilagyan ko rin siya ng tone control. Speaker protect. Bali, apat tong assemble ko na puro mono. Magastos nga lang pag-assemble. Ito pang mid ko, inagamit ko rin sa mid. Hiroshi pa rin siya. Hiroshi. Ito, alam niyo na kung ano ito. Rakula. Napakalinis ng tunog ng Rakula. Wala kang masasabi sa tunog. Sa susunod kong video, ipapakita ko kung paano ko siya inasimbol, paano ko nagsimula, paano ako natuto. Ito yung pinakamahalaga sa akin. Itong subwoofer ko. Pinaka-iingatan kong wala man tayong pambili ng heatsink na mamahalin. Working naman siya. Basta yung fan niya, lalakasan mo. Siyempre. Kung alam mo naghihingalo na, magbabawas ka ng volume. Siguro itong speaker protect niya familiar din sa inyo, simple lang, napakadaling gawin. Meron siyang delay na 3 seconds o 4 seconds, power indicator lang. Di tulad nung symbol kong subwoofer, power indicator, signal indicator, at nasa loob yung clip tsaka protect. Ayan guys, pinagbubuksan ko at lilinisan ko.